Hello guys, good morning po sa inyong lahat. Ito, nagkaroon po tayo ng problema sa paglabas ng bansa. Bakit po ganun? Andito na ako ngayon sa kwarto ko, nag-iisip kung paano. Kung paano ba yun? Pinakuha naman po nila ako ng visa. Nakapasa naman po ako sa interview. Tapos ngayon, hindi lang pala ako makakalabas ng bansa. Eh, paano na po yung mga ginastos ko? Nakabili ka na ng ticket papunta ng Taiwan. Tapos ngayon, hindi ka din lang pala papayagan ng immigration. May babalik po ba ninyo ang mga ginastos ko? Yung mga araw-araw na pagod ko, okay lang naman po yun. Kahit hindi ako makalabas. At yung mga pagod ko everyday, okay lang naman po yun. Pero bakit ganun? Natataka naman na po yung passport ko na good for 1 month. No extension. Tapos, pwede ko naman pong i-extend yung pagpunta ko dito sa Taiwan for 3 months. Kaya lang bakit po ganun? Bakit ako hindi pinayagan ng officers on immigration? Alam niyo, ang dami kong hirap. Alam niyo, ang saya-saya ko kasi baka attend ako ng birthday ng alaga ko. Kasi nga hindi na ako pwedeng makabalik ng Taiwan kasi nagtrabaho na ako ng 14 years. So hindi na po ako pwedeng makabalik. So ngayon ang ginawa ng amo ko, in-invite niya ako para lang mataluhan yung birthday ng alaga ko dati. Pero bakit ganun? Anong nangyari sa immigration? Anong nangyari sa airport? Huwag naman po ganun. Pinapahirapan naman ninyo kami lagi. Yung mga nagbabakasyon nga ng mga may invitation na dinenay. At saka yung may mga kamag-anak naman sa ibang bansa madidenay. Ako, meron naman po akong invitation. Kompleto naman po ako. Naghintay ako ng ilang weeks. Nag-process ako ng mga papeles ko ng ilang weeks para lang makadalo sa birthday ng alaga ko. Pero bakit ganun? Hindi ninyo ako pinayagan. Nagpakahirap naman ako sa loob ng airport. Napapirmahan ko naman po dapat yung kailangan ninyong mapapirmahan, di ba? 10:45 yung flight ko. 10:45 yung flight ko ng China Airline. Pero alam niyo, ang sakit-sakit naman yun. Ang sakit-sakit naman yun, ilang minuto na lang lilipad ng yung airplane ko, hindi man ninyo ako pinayagan makalabas ng bansa. Hindi ko makita yung alaga ako, hindi ko malang nataluhan yung birthday niya. Iyon ang pinaka-wiss niya bago ako umuwi ng bansa. Ang wiss niya, makabalik ako para madaluhan yung birthday niya. Pero bakit naman ganun ang unfair nyo? Super unfair po! Yung sa immigration, yung officer doon, alam mo kung gaano mo ako pinahirapan. 5 beses mo ako pinabalik sa loob, doon sa opisina ninyo para papirmahan, para ma-interview at para magpirma din ako na good for 1 month lang yung visa ko. Pero bakit ganun, hindi nyo pa rin ako binalabas? Okay. Hello guys, April Fools, di ba? Nakikuusto tayo sa April Fools. Pasensya na po kayo kasi prank lang tong video na to. Wala po itong katotohanan. Hello guys, prank lang po yung video natin ito. Wala po itong katotohanan at klikhang isip ko lang po ito guys. Kasi nga, April Fools. Nakikiuso po tayo sa April Fools ngayon ng bansa at saka iba-iba kasi yung mga April Fools ng ating mga kababayan. So eto, naisip ko din po yung April Fools ko na paglabas ng bansa. So pasensya na po kayo guys kung nakita ninyo akong umiiyak, kung nakita ninyong malungkot ang inyong ate at ang inyong lingkod. Anyway,
Wala po itong katotohanan. It was only a prank. Sana po walang masaktan at sana po walang magbabash sa akin at sana po okay lang magbash kayo basta meron naman pong medyo panlubag sa kalooban ko. So, okay lang po guys na i-bash ninyo ako kung mali man po yung ginawa ko. Sorry po sa inyong lahat at doon sa ano immigration, wala po itong katotohanan. Sorry po sa inyong lahat. Ginawa ko lang pong itong video para po naman maiba yung April Fools ng ating bansa kasi lahat po na nakita ko at mga nakikita, mga nabasa ko sa Facebook na prank ay yung mga hiniwalayan ng jowa. Meron din po yung nakahanap ng jowa kasi April Fools na po siya. Meron na din po yung mas maraming nabuntis kasi nga April Fools po siya. Meron din po yung nawalan ng trabaho, April Fools nga po siya. At saka meron din po yung gumawa ng video, salute ako doon sa gumawa ng video na yung kapatid niya ay ginawa niyang anak, that is only a prank. So ang video ko ding ito ay prank lang po guys, doon sa mga hindi makakaintindi at doon sa mga galit sa ginawa ko, pasensya na po kayo at saka sana po intindihin ninyo na sa YouTube lang po tayo, gumagawa lang po tayo ng video na gusto natin at kung ano yung mga na gagawa natin sa buhay at kung yung ano yung gusto natin, kailangan nating ipakita yung talent natin kung ano man ang meron tayo. So huwag po kayong magagalit sa akin kasi prank po lang yung video kong yun. At saka ito po ipapakita ko sa inyo kung paano ako nakapasok at kung paano ako lumipad papunta ng Taiwan. Anyway guys, ito po, ang visa ko ngayon ay hindi na po working visa. Ang visa ko lang po ngayon ay visitor's visa. So, thank you po doon sa amo ko na nag-invite sa akin at thank you sa lahat ng tumulong sa akin sa Pilipinas na kumuha ng visa at saka doon po sa immigration sa officer na pumirma doon sa ano ko. Thank you po, ma'am. Salute yo. Salamat po sa iyo. Salamat din po sa inyong lahat. At doon po sa nag-assist sa akin na naghintay sa akin papunta ng airplane, 15 minutes po bago ang flight ng plane ko, bago ako nakapasok sa airplane. Pangalawa po ako, isang hakbang na lang po ako ang pinakahuli sa airplane. Dahil nga po ang dami-daming kailangan gawin sa immigration. Kailangan po mapapirmahan po natin lahat yun bago tayo makalabas ng immigration. So salamat po sa inyong lahat. Salamat sa pag-unawa at salamat po sa panonood. Doon sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa YouTube channel ko, mag-subscribe na po kayo para po makita ninyo yung iba't ibang kababalaghan at iba't ibang talento na nagagawa ni ating liit. Salamat guys! Thank you! Aisles or on the side of your seat. The exit lights will be on in an emergency to guide you to the emergency exit.